Si Russell, alam kong sabik ka ng mabugbog ako, sabik na rin akong mabugbog ka. What's up sa inyo mga kapatulito, welcome muli sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga videos pa nating parating. At sa videong ito mga kapatulito, ay magre-react tayo patungkol sa video ni Sir Maagago kung bakit na-postpone ang laban ni Boy Tapang laban kay Brusco Bros Russell Maniac, no? Alamin natin kung ano ba talaga yung naging dahilan ni Boy Tapang sa pagkansila ng laban na ito, no? So panoorin natin tong clip na to. So what's up sa mga kahombre ko dyan, Makagago, what's up, man naman niya pala to. At syempre kasama ko ulit si Boy Tapang. Bali, unfortunately mga kahombre ko, nag-rush ako dito kung saan nakatira si Boy Tapang for dito sa bahay ng family ko, ng isa sa kapamilya ko talagang tunay. Well, ito si Boy Tapang, hindi matutuloy ang laban ni Boy Tapang versus Russell. Sorry talaga sa lahat. Pasensya na kayo, hindi ko to gusto. Hindi to pakulo, hindi to scripted or shit like that, kasi I've had enough of that shit. Si Boy Tapang ay may nararamdaman mga kahombre ko, hindi siya okay. So ayun, no, mga kapatulito, kung napapansin nyo yung itsura ni Boy Tapang, medyo matamlay talaga, no? At yun nga, tulad ng sinasabi rin ni Sir MG, hindi niya raw ginusto. At kaya naman, syempre lahat tayo gusto nating marinig kung ano ba talaga yung naging dahilan ni Boy Tapang. Kaya naman, panoorin uli natin to. So, Boy Tapang, kaso lang ganito yan, no? Siyempre, para i-clarify mo sa mga tao, kung bakit kahapon sa interview ko, kagabi pa lang, hindi mo sa akin sinabi na ganun, na may nararamdaman ka na pala. Kasi yan, bro. Nung Wednesday ko pa to dinadala tong sakit ng chin ko, bro. Nung nasa Cebu kami, nagstay sa hotel. Tapos doon pa lang sakit ng chin ko, nasaisip ko na baka mawala to sa laban ko. Okay. Nung interview mo ako, doon pa lang sumakit ang chin ko, pero di ko pinapakita sa iyo na may nararamdaman ako. Sinabi ko na kondisyon ako kasi nasaisip ko na baka mawala talaga tong sakit ng chin ko. So yun nga mga kapatulito, Miyerkules pa lang pala ay nararamdaman niya na yung ganong kondisyon sa kanyang pangangatawan doon pa lang sa Cebu mga kapatulito, no? So oo nga naman, bakit nga naman hindi sinabi kay Maagago? At yun nga, ang pagkakasabi ni Boy Tapang ay nagbabaka sakali nga naman siya na baka naman daw mawala yun at itutuloy niya ang laban na yun mga kapatulito, no? So ituloy natin ang video. Okay. Kasi siyempre gusto ko naman lumaban, kaya so ngayon mga katapang, yung naramdaman ko is pagsasakit ng chan, sobrang sakit ng chan ko, tapos nahihilo ako, tapos nagsusuka yung naramdaman ko. Siyempre gusto ko rin lumaban, kaya sa sarili ko gusto ko ngang lumaban, pero yung katawan ko talaga yung parang pinipigilan ako, kasi pag tumatayo ako, yung chin ko parang kinukurot, ginaganon ba? Tapos yun, sabi ko, paano na to? Dami na pala nakataya sa akin. Tatlong milyon. Dami nang nag-isip na ako yung manalo, tapos lalaban ako ng may nararamdaman. Kahit naman sino yung sa gatong sitwasyon, siyempre, ano kayo? Siyempre, sasabihin doon yun na cancel lang muna, kasi masakit yung nararamdaman. Yun talaga yun, bro. Totoo talaga yung sinabi ko. Doon sa kwarto ko, ang daming gamot na binigay para inumin ko. Yes. Sobrang sakit talaga. Sa isang araw, nagdudumi ako malapit sa 20. Grabe, sobrang sakit talaga. Namamayat nga yung mukha ko kasi wala akong masyadong kain. Okay. Sobrang sakit talaga ng chin ko, mga katapang.
na hindi ibig mo sa kasi syempre ikaw naman ay pinapakain ka dito pero ibig mo sabihin hindi ka makakain kasi hindi mo guys para akong naano eh naduduwal ka naduduwal ako gets so yun no narinig nyo naman at ito ay base lang sa aking sariling opinion ko lang sa nakikita ko naman ay sincere naman si Boy Tapang sa sinasabi niya at talaga namang mababanaag mo sa kanyang pagmumuka kung ano yung nagre-replika base dun sa nararamdaman niya mga kapatsulito at totoo na pumayat siya at hindi ko alam kung dalabayam ng pagtitraining niya or something pero tulad ng sinabi niya marami nga siyang gamot na iniinom at kung ikaw kaya ay magtae ng 20 times sa isang araw ano kaya ang magiging desisyon mo sa oras ng laban na yan mga patsulito no? So balikan natin tong video ulit so ganito no Boy Tapang so nasagot mo na yan anyway tuloy naman ang match pero postponed lang so next week tuloy ang laban yes, definitely kasi lilipas at lilipas din to kasi ipapagamot namin si Boy Tapang definitely kapag hindi nadala sa gamot today kasi ngayon niya lang sinabi sa amin na ganyan hindi nadala sa gamot today ipapacheck up ka namin sa ano and then para makita kung anong problema tama at aayusin natin yung problema and then itutuloy yung laban so sa ngayon huwag kayong mag-alala dahil yung mga pusta nyo will remain there nandun pa rin yun tuloy naman yung match ni Boy Tapang kay Russell pero postponed again dahil may masamang nararamdaman si Boy Tap. So yun ano, galing na sa bunganga ni Makagago na itutuloy naman daw ang laban at nag-a-agree naman dyan si Boy Tapang kung sakasakali nga namang umukay na ang kanyang kondisyon at yun nga may aabangan pa rin tayo mga kapatsulito kaya huwag kayong masyadong mga balat sibuyas dyan po takin. Balik sa video. Pasensya na talaga kung alam kong gigil na kayo sa laban. Siyempre ako gigil na din. Pasensya na rin sa iyo Russell. Alam kong sabik ka ng mabugbog ako. Sabik na rin akong mabugbog ka. Sabik na raw mabugbog. Sabik na rin siyang mabugbog ni Russell. Puta na nakakatawa lang yung part na yun mga kapatsulito. Ano? Panoorin ulit natin. Kaya ayun. Pasensya talaga. Kung ikaw nasa sitwasyon ko, Russell, siguro ganito rin yung ano mo. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Okay. Kasi ano, nakita mo naman na nag-video si Jonah, Ambrusco Bros. Kasi gusto ko lang na bigyan liwanag yung mga tao kasama sa'yo. Kasi bro, ano yan eh. Siyempre, the guy prepared himself for this today. Kasi syempre tulad mo, prepared kang pumunta sa Manila, siya prepared na harapin ka. Kaya kumbaga, the guy, hindi siya nag-vlog, para lang sa kaalaman mo, no? Hindi siya nag-vlog, nag-training siya na nag-training, nag-diet, gumagastos siya sa trainer niya, per day, di ba? So kumbaga, maraming nawala sa kanya. Oo. So kumbaga, ngayon sanang araw na to, ngayon na matatapos yung training niya, yung mga kaya sila galit, hindi sila galit, parang disappointed, dismayado na bakit ganito, hindi pwede. Exactly, may point nga naman din kasi ang Brusco-Brus kung bakit sila nagkakaganon, ano? At hindi porkit makaboy tapang tayo isasawalang bahala na lang rin natin yung naramdaman ng Brusco-Brus, lalong-lalo na si Russell, no? Talaga namang naghanda rin siya at talagang puspusan din dahil sobra siyang natcha-challenge talaga kay Boy Tapang. At isa pa, putya, iniidolo ko rin yan si Russell gawa ng tang inang yan. Di naman talaga ano yan eh. Hindi siya sumasabay sa trash talkan. Talagang respect din siya at siyempre, dapat maunawaan din natin yan. Bugso ng damdamin ng Brusco-Brus yan. Mga tao lang yan. At naghanda yan. At
Siyempre, tinuturing ng kapatid niya ng ano, magkakapatiran na sila dyan. Kaya ganyan ang mga damdamin niyan. Di ba? Pasensya na talaga sa mga bros ko bros. Di ko naman iasahan itong nangyari sa akin. So yun, panay ang hingin ng pasensya ni Boy Tapang sa bros ko bros. At siyempre, kay Russell na dapat ay makakalaban niya nga. Sa tingin ko naman, sa tingin ko ay naintindihan na to ng Brusco Bros. At siguro makikita nila yan sa facial reaction ni Boy Tapang. At siguro naman may tiwala rin sila kay Makagago. At hindi tulad ng mga putapeting mga fans na kung ano-ano kaagad yung iniisip. Wala pa nga yung side ng isang tao. So, sa isang banda, intindihin din natin yung both side no, ng magkabilang panig. At yun, good luck pa rin sa magiging laban nila. No? Itong nangyari sa akin. Ayun, yun ang motibo mga kahomre ko. At syempre sa mga fans ni Boy Tapang. Again, hindi natin, ito ay ano, no, Boy Tapang. Kasi nakikita ko sa comments ng mga fans mo na nandun yung ano, pilit nilang isinasagad na lagi nilang ipinipilit na keso ganito, keso ganyan, na ano, mga bagay-bagay, no? Ang sa akin kasi, mga kahomre ko, at syempre kay Boy Tapang at sa mga fans niya, tayo ay nandito para magbigay tayo ng entertainment, right? Yes, bro. Magpakita na ikaw ay sports, si Russell ay sports, pero at the same time kasi, siyempre, nandito rin kami. Ako, lalo na, no doubt, para kumita. Pero si Boy Tapang, para kumita rin. Si Russell, para kumita. Everybody. Gets nyo? So, kumbaga, wala talagang, wala namang talo dito. Tama. Sa totoo lang. Walang talo dito. Pero, unfortunately, hindi makakalaban si Boy Tapang today. Ayan talaga yun. So, yun na nga, no? Dito na naman pumapasok yung pag-iisip ng mga katulad kong tagahanga na meron na namang nangyayaring scripted, no? So, abangan na lang natin kung ano yung mga mangyayari sa susunod. Huwag tayong masyado tayong pinangungunahan natin yung pangyayari. At napansin ko lang talaga, no? Si Makagago, nising nagap. Kung siguro iniisip ko kung magkaganyan, ano eh, alam nyo naman kung ano yung ano niyang tao na yan eh. Pero tingnan mo naman siya, napaka maunawain niya sa part na yan, no? At talagang hindi niya rin sinasawalang bahala yung kondisyon ng kanyang ano, manlalaro. O ganun ba ang tawag doon? Tama ba yung term ko? Na si Boy Tapang, mga kapatsulito. Salute kay ano, kay Makagago, nakakabilib yung Makagalawa na... Anyway, Boy Tapang, anong tawag dito? Ang dami nagtatanong paano si Boy Tapang nakapunta dito. Imagine niyo mga kahombre ko, ganito kasi yan, no? Alam mo din yan, Boy Tapang, syempre. Si Boy Tapang ay kinuha pa ng SI team. Ito ay galing sa Sabong International, syempre. From Cebu to Manila. Naka-private plane si Boy Tapang papunta dito. So, safe naman siya. Wala siyang nakahalubilo. Sila lang talagang apat ng tropa niya. So, tas ito, pumunta siya dito. Ito ay bahay ng aking mahal na kaibigan. Which, pamilya ko na ngayon. Nandito siya sa bahay niya ngayon. Look, as you guys can see. So, kumbaga, he is treated very well dito. Very respected. So, kumbaga, itong match na to, ayokong haluan to ng kung ano-anong drama and shit. Ito ay binuo ko. Pinilit namin kuhanin si Boy Tapang. Para, masakit ba ulit yan mo? Masakit yan mo bro. Eh, shit man, CCR ka? CCR, patuloy na mo, okay lang ba? Shit, sige. Okay lang bro. Okay. Ah, ganun, sige. Pinilit namin na gawin ito para, syempre, para sa inyo, para sa amin, para sa kanya, para matulungan din namin siya.
Kaya ayaw namin ang kahit na anong drama, pero unfortunately man, what to do? Meron siya talagang tunay na nararamdaman. Pinapakinggan ko lang yung mga sinasabi ni Makagago eh, habang nakatingin naman ako sa itsura ni Boy Tapang. Nakikita ko talaga yung ano niya, yung reaction ng mukha niya. At yun nga, napansin ni Makagago, no? Medyo saludo lang talaga kay Makagago na ganyan yung ano niya, yung pagtrato niya. Yun nga, base sa mga narinig natin dito sa video na to, Renato ng maayos at may respeto si Boy Tapang. And guess what? Kasalukuyan palang naka-stay si Boy Tapang sa isa sa mga kaibigan ni Makagago. Nakakabilib lang sa part na yon. At sana ano, bumuti na yung kalagayan ni Boy Tapang para tuloy yung laban. Actually, hindi na hindi muna dapat tayo mag-focus doon sa matuloy yung laban. Mag-focus muna tayo doon sa maging okay siya sa nagiging condition niya ngayon. And to follow na lang yun eh. Kasi, putya, hindi naman ako sa pananaw ko, hindi yan si Boy Duwag. Ha? Nagkataon lang yan, mga kapatsulito. Comment down below sa mga Boy Tapang dyan na naniniwala sa dahilan na yan, no, mga kapatsulito. Yeah. Laging pasalamat ko si bro na pinayagan mo ako na ipospon lang sa iyong laban. Hindi, siyempre kasi, naman bro. Kasi bro, kasi nasa isip ko kayo na sabi nila coach na baka pwede natin sabihin si Bus MG na cancel lang muna. Sabi ko na, mayang gabi na yung laban. Patuloy na natin to. Kaya sabi ko kailangan nga, magpampress na lang daw ako sa laban. Oo. Muntik na sana kami maguling na pampress kayo na. Kasi lalaban na talaga kami. Sabi ko, ngayon na lang, kahit na ganito yung naramdaman ko. Takbo-takbo na lang ako, tapos tira, Hindi, okay lang bro. Puta. Man, hindi mo kailangan gawin yan. Kasi we are fair and square dito. Hindi, wala tayong ganyan. Anyway man, again, inuulit ko sa inyo, mga ka-home record, siyempre sa mga fans niya, sa mga katapang dyan, masama talaga lagay ni Boy Tapang. He is not in good condition. Nabiruin nyo, no? Naisipan pa nila na mag-pampers na lang. Para lang may tuloy sana yung laban na yan, no? At least, kumbaga, babaka sakali pa rin si Boy Tapang na ituloy yung laban na yan. Gawa nga na, syempre halo-halong stress din yan. Paano iisipin tulad na nga nito na nagdadahilan lang at hindi rin naman natin masisisi. Gawa ng mga excited kayong makakita ng mga nagbubugbogan. Palibasa, yan naman ang magustuhan ng mga tao, yung versus-versus, no? So, maigi na lang rin at nakakaunawa si Makagago. At basta ang pinaka maganda sana mangyari dito ay maging mabuti ka na, Boy Tapang, no? At for sure alam ko na maintindihan ko nila Russell at ng Bruce ko Bruce, alam ko yan. At tsaka ano lang yun eh, nadala lang sila at hindi naman nila gugustuhin na ganyan ang kondisyon ni Boy Tapang. At siguro naman sa nakita nila na video na yan magkakaroon na ng kasagutan, hindi lang sa mga isip nila, pati na rin sa mga damdamin nila bilang mga tao, base doon sa sinasabi ni Boy Tapang, no? Ang dami na natin sinabi, tuloy. So, ang dami rin nag-iisip na baka din sa biyahe mo na nabaguhan ka or something. Oh, siguro kasi right. Nung sa ano pa lang sa kasi sa bus bro, pag nag-bus nasusuka ako, ganun. Hindi ka sanay. Sa klima din ba? Hindi sanay ba? Hindi ka sanay. Sa airplane, yeah. Nasusuka din ako, ganun ba? Hindi ka okay talaga. Oo. At the minute. Siguro kailangan niya talaga ng konting pahinga kasi galing din sa samahabang ano, tapos hindi siya sanay sa sitwasyon dito. Ganun talaga kasi, probinsyano to si Boy Tapang, tulad ko, ako probinsyano din ako.
kaso lang mas kailangan niya sa ng ano para sa changes ng kung ano-ano man dito kasi ibang-iba naman ang Manila kaysa sa Cebu, di ba? Ayun lang, man, anything na gusto mo sabihin puta. Na namimilipit siya ang mga kaombre ko puta. Pinapawisan ka. Na, gusto mo mag-CR ka muna, bro. Okay lang to, bro. Lagi ako pinapawisan, bro. Putang ina. Nanlamig, yun ba? Shit, man. Sige. So yun na mga katapangan. Explain ko sa'yo yung naramdaman ko. Kaya abangan nyo na lang yung ang laban namin ni Russell. Alam kong excited na kayo makita ako na lumaban sa ring. Excited kayo na maglaban kami ni Russell. Abangan nyo na lang. Pasensya na talaga kung ano yung pasensya na kung may naramdaman ako ngayon at postpone yung laban namin. Yun lang. Tama. So man, again, Boy Tapang, relax ka lang, bro. And then definitely ipapa-check up ka namin. Okay. Sasabihin ko ngayon, tatawagan ko sila para malakad ka. At least mapa-check up ka na straight para next week tuloy yung laban. Okay? Yung date ng match ay wala pa at damin kasi hindi pa namin masabi kung anong lagay ni Boy Tapang. So basta next week mga ka-homer ko. Yun lang. Pero yung mga taya niyo will remain there para sa ano nila. Kunwari bro, ngayong Sunday na wala na to, pwede na ba akong lalaban? Oo naman, syempre. Oh, pero hindi Sunday. Laban ka siguro mga Thursday, ganyan. Para may pahinga ka pa rin, man. Okay? Okay, maka-recover ka na, ano, training ka ulit ng konti, di ba? Kasi okay. Syempre, ha? Okay, salamat. Thank you. See you guys. So, doon na nga nagtatapos ang video na ating nire-react. Yun nga, nakita nyo naman na hingi na ng pasensya si Boy Tapang at sa palagay ko naman naintindihan nyo na talaga namang hindi niya ginusto yan at nandyan naman si Makagago na talaga namang nakasubaybay sa kanya at isa pa ay kasalukuyang nag-i-stay si Boy Tapang sa isa sa mga kaibigan ni Makagago kaya siguro wala namang dahilan para magdahilan si Boy Tapang, no? At sa Brusco Bros naman, alam ko na maintindihan nila yan. Sa mga fans dyan, huwag kayong masyadong, ano, huwag kayong masyadong affected dyan. Sa ngayon, intayin na lang natin munang maging mabuti si Boy Tapang. At parang nagmamadali pa nga siya, dahil alam mo naman yung pakiramdam na ganyan na nakakahiyaring kasi yung ganyan. Siyempre, na-postpone, di ba? Sana isipin nyo rin kung ano yung iniisip ni Boy Tapang sa mga oras na to. Kasi parang, syempre, alam mo naman, sa isang lalaki, talagang hindi may iwasan yung mapag-isipan tayo na nagdadahilan. At lalong-lalo na na handang-handa na rin si Russell. At wag rin natin isang bahala kung ano man ang naramdaman ni Russell at ng Brusco Bros. At siyempre, mananaig pa rin dyan yung pag-uunawa nila at kay Makagago na talaga namang hindi rin nagpapabaya kay Boy Tapang, no? At hanggang dito na lang ang ating video, mga kapatsulito. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ay mag-subscribe na kayo at hit ang notification bell para siyempre updated pa kayo sa mga gantong klase ng video at sa mga ibang klase pa ng mga video ng mga lahatan ng iyan. So, please like, comment, and share. At huwag mo kalimutang mag-subscribe. Peace out!